So, gospel reflection muna pala tayo, no? So, ngayong Sunday pala, kasi anticipated mass yung aking pinakinggan online. So, ngayon pala Feast of the Blessed Trinity. O yung banal na Santissima Trinidad. So, yun na yun. Yun yung empathy ng ating Panginoong Diyos sa ating mga tao. Okay? Hinubad ng ating Panginoon lahat ng katangian ng pagka-Diyos para makihalubilo sa atin. So, ibig sabihin, yung isang persona niya is bumaba na kihalubilo sa tao. Yun lang naman yun. Yun lang naman ibig sabihin na dapat ang sinasampalataya na ating Diyos ay may tatlong persona. 3 equal persons. No? At yung sinasamba natin is mediator between the Creator and sa ating mga tao. Na pag nakikita natin si Lord, nakikita na rin natin yung God the Father. And yun na nga yun, yung sinasabi ko na yung empathy. Kasi ano yun eh, sa dinami-dami ng pwede natin pagkakaintindi, ako pa sa akin, yung pagkakaintindi ko sa Blessed Trinity is nakibagay sa atin yung Panginoong Diyos maliban sa kasalanan. At tayong lahat ay may katangian ng Diyos maliban sa kanyang pagiging omnipotent. Yun lang ang wala tayo. Then may tendency tayong magkamali. Hindi tayo perfecto. Diba? At walang entity na nabubuhay na kilalang kilala yung kanilang sarili maliban dun sa banal na santatlo. Yun lang yun. Walang nakakaalam higit sa kanyang sarili maliban dun sa Blessed Trinity. Walang taong makakapagsabing kilalang kilala nila yung kanilang sarili. Absolutely 100%. Hindi natin pwede sabihin mga tao yan. Kaya pag sinasabi mong hindi kayo ganun, tignan na lang natin. That in some other ways, and in some other time, lalabas at lalabas yung hindi nyo alam at yung dinay-dinay nyo. Dalawa lang naman yun eh. You refute it or hindi mo alam. Pag sinabi yung refute, you deny. So, dun sa mga taga Holy Trinity Parish, ang patron saint yung Blessed Trinity o yung Banal na Santatlo, happy fiesta po sa inyo. So, yun po. Yun lang po ang gospel reflection natin ngayong araw na ito.